ika-22 taon ng selebrasyon ng cityhood, inilahad ang bagong pag-asa para sa mga Kalambenyo. Bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, mag-subscribe sa aming channel. Ang Serbisyo Balita Live Online. Upang kayo ay ma-notify, sa tuwing may bago kaming mga uploaded videos. Ngayong ika-21 ng buwan ng Pebrero sa taong kasalukuyan, isang simpleng seremonya ng pagbati at pagbibigay ng mensahe ang ginawa sa loob ng lobby ng City Hall ng Calamba, ng mga bumubuo ng pamahalaang panlungsod sa pamumuno ni Mayor Rose Rizal. Pangunahing inanunsyo ni Mayor Rizal ang pagsasabatas ng tax amnesty para sa mga mangangalakal na may delinquenteng business tax payments. Ay binibigay ko sa inyo ang tax relief o tax amnesty. Kuwi po lahat ang interest, penalties, and surcharges. Itong aming natatagpuan. Isang hakbang upang mas mabigyan ng pag-asa ang mga negosyante ng lungsod ng Calamba na umunlad. Ito ang inisyal na aktibidad para sa selebrasyon ng Calamba Cityhood, na sinundan naman ng pagtungo ng mga ito sa site ng pagtatayuan ng bagong Dialysis and Diagnosis Center at Multi-Level Car Park, upang ilahad ang balak na disenyo para dito. Sinundan naman ito ng pamamahagi ng 300 titulo sa mga pamilyang na-i-relocate sa Vista Housing sa Barangay Banlik. Na umaga po sa ating lahat, happy 22nd, ano po na Cityhood Anniversary sa ating lungsod ng Calamba. Napakaganda po dahil ngayong araw na ito, in-unveil natin ang Dialysis Center. At marami pa po tayong mga programa tulad po ng Evacuation Center. Talaga po na sa ating pong Cityhood ngayon, eh, ramdam na ramdam po natin ang reforma sa ilalim po ng ating Mayor Rose Rizal, Vice Mayor Atty. Toti Lazaro, at ni Congress Woman Chahir Nagas at ng buong Sangguniang Panlungsod. Ayon sa mga sumaksi sa sunod-sunod na mga aktibidad ng Calamba Cityhood, naniniwala sila na mas makabuluhan ang naging selebrasyon ngayon dahil may hatid na bagong pag-asa ang mga ipatutupad na mga proyekto at programa ng pamahalaang lungsod sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Rose Rizal. Ito si Myra Makina, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.